Hi guys, what is up nyo lahat dyan? Kay jayveexyt gaming nyo pala here. Nagbabalik sa panibagong video and for today's video is ipapakita ko sa inyo kung paano ko nga pala ine-edit yung video ni Kuya King FB nyo. So sa mga hindi pa pala sa inyo na nakakaalam is editor na ako ni Kuya King FB nyo. Dati pa. So ngayon ko lang nagawa ng content or naka-record ng ganitong content because busy talaga ako sa mga ilang weeks sa kaka-edit ng aking Let's Play. And yeah, so I think this is the time, okay? This is the time na iko-content ko na to. Yung kung paano ko nga pala ine-edit yung video ni Kuya King FB nyo. Marami na rin ako na-edit na video niya, kung hindi nyo pa alam. Isa na rin doon is yung kidsa niya na Minecraft video niya. And karamihan is Roblox. And yung recently na na-edit ko sa kanyang video ay yung, ano nga yun? Yung 1-2-3 Blast Off Simulator. Tama ba? Or wala yung simulator? Basta, ayun guys, okay? Editor pa rin ako ni Kuya Bibuyog nyo. Kaso sa Roblox na lang. Anyways, let's proceed tayo dito sa ating main topic talaga or main na gagawin natin dito sa video na ito. Welcome to my 101 vlog. Di ko nga alam kung vlog ba to. So, ang gagawin ko muna dito ay, syempre, mag-add ako ng panibagong timeline. And para magawa ko yun is, magpa-plus muna ako dito ng timeline. Or, pipinutin ko tong plus na ito. There we go, yun. Okay, so meron na tayong panibagong timeline. Pagkatapos niyan, ang gagawin natin ay nilagay natin dito yung video na i-edit natin. There we go. Na-drag na natin. Then, ito po ay Blocks Fruit sa pagkakalam ko kasi nga, kung makikita nyo dito is Blocks 2. So, sa tingin ko, Blocks Fruit to na video. Ang gagawin ko dito is, i-zoom out ko muna siya hanggang ganito. Then, titingnan ko kung hanggang ilan bang minutes yung kanyang video. 32 minutes. Ibig sabihin, may pagkamadali lang, pero parang hindi. Basta, ayun. 32 minutes yung kanyang video and kailangan ko siya mapaikli ng nasa 10 to 20 minutes at least. Ang gagawin ko muna dito is pipindutin ko tong clip na ito or itong video clip na ito and then ikakopy, control C, then ganyan, ilalagay ko siya sa layer 2 and then control V para ma-paste yung panibagong clip. Meron na tayo ditong dalawang clip. Meron tayo dito sa layer 2 and then meron rin tayo dito sa layer 1. Itong nakikita nyong nasa layer 1 na video clip is ito yung gagawin kong gameplay video niya. Ito namang layer 2 na video clip niya is ito yung gagawin kong pang webcam para you know, magalaw-galaw natin siya or mapalaki-laki. So ang gagawin ko dyan para nga ma-crop ko siya sa facecam niya is pipindutin ko ito. Itong, di ko alam, pasta para siyang pa-rectangle or square. And ayun, so makikita nyo tong puti-puti na ito na naka parang pa-box or naka-rectangle. Kayo na bahala. And then, ang gawin ko dito is, ika-crop ko na siya. Nandito lang yung crop. So, crop left. Kung nakikita nyo is, gumagalaw yung parang puti. And ganyan. And then, kailangan ko siya na maisakto. And then, yung sa baba rin. So, sa bottom siya. And then, ganon. Ayun. Okay, so I think okay na siguro to. Pagkatapos naman yan, guys, yung anchor point naman yung paglalaroan ko. I mean, yung gagalawin natin. Ito yung anchor point niya. Ito yung anchor point niya. Ilalagay ko siya ditong banda na ito. Dito sa may top left niya. Ayan, so diyan ko siya ilalagay sa may top left niya. Kasi para pag pig-zoom natin siya, ay ganito yung lalabas, o, diba? Madali na lang siya i-zoom. Zoom, hindi mo na siya yung parang gagalaw-galawin pa, okay? Papakita ko sa inyo, pag wala yung anchor point niya dito sa may top left, control Z natin para ma-reset. Ayan, so na-reset na yung anchor point. Tingnan nyo, pag pig-zoom ko siya. And, ayan, there we go, okay? So kung nakikita nyo is, gagalaw-galawin ko pa siya para palakihin or something like that. Gagalaw-galawin ko pa siya ng maraming beses para lang may lagay siya sa tamang position. Pag yung anchor point niya naman is nandito sa may top left, ito yung magagawa niya. Tingnan nyo. O, diba? Makakasave pa kayo ng oras. Parang may mga space pa siya dyan, diba? So, ang gagawin ko lang dito is gagalawin ko siya dito sa may inspector tools ba yun, diba? So, gagalawin ko lang to and hanggang sa tama talaga yung kanyang anchor point na nasa pinaka top left talaga siya. There we go. Okay, so yan. Tamang-tama na yung kanyang anchor point. Para pag pig-zoom ko siya, ayun. So, kung makita nyo hindi siya nagsusobra, wala siyang parang spaces na yung parang halata talaga na big crop mo siya. Kung mapapansin nyo naman dito is meron pa siyang parang natitirang hindi pa na-crop. Gagawin naman natin is ipo-perfect na natin dito yung pagka-crop. Ipo-perfect natin yung pagka-crop and ayun, okay na. Then dito naman sa bottom. So ganito ko lang siya guys ine-edit. Pagkatapos dyan guys is ika-cut-cut ko na siya. Pagkatapos ko i-cut yung buong video is ang gagawin ko naman lalagyan ko siya ng mga effects or mga subtitle and then background music and ganon. Ganyan ko lang siya ine-edit, tamang keyframes lang para mag-smooth yung kanyang pagka-transition sa pagpapalaki ng facecam and then pagpapaliit tulad nito. Pagmasdan nyo, itong meron siyang keyframe na pag-zoom in, pagmasdan nyo. So tayo nga
Pumulit. O, di ba? Ang smooth niya. Pagmasdan nyo naman na walang keyframes. Ganito yung magiging itsura niya. Tignan nyo. Nagbabalik mga kay. O, di ba? Parang hindi siya smooth. Basta ganun yung pag-explain ko, guys. Hindi siya smooth pag wala siyang keyframe. Marami-rami pa akong i-edit dito eh. So, siguro, I think matatapos tayo dito bukas na. Kasi gagawin ko muna dito is, ikakat ko muna siya and then kinabukasan is, lalagin ko siya ng mga background music and then mga effects and then subtitle. Kung may oras pa ako. Ipapanood ko sa inyo yung timelapse ng pag-e-edit ko ng video ni Kuya King FB nyo. Kaya, tara! Kakat ng video clips ni Kuya King FB nyo. Ngayon is maglalagay na lang tayo ng mga video effects and syempre mga tamang paglalagay ng mga background music and mga sound effects rin. Yung sa subtitle naman is siguro, yeah, konti rin na subtitle ilalagay ko dito. Today is 12:09 AM na. Hindi ko alam kung ano oras nga ba tayo nagsimula pero it's been an hour. Mali. It's been a hour. Ano bang tamang term doon? A or an? Basta guys, ayun, sa wakas, tapos na tayo. Yun na yun. Wala nang pasikot-sikot pa or something like that. From 35 minutes or 36 minutes to... ilang minutes ba to? To 12 minutes. So ngayon naman is magtatrabaho na tayo sa paglalagay ng mga video effects and pag-aayos ng mga background music and mga sound effects, guys. Panguli na yung... So yun nga pala guys at tapos na tayo sa ating ine-edit na video ni Kuya King FB nyo which is yung, ano nga yung ine-edit ko doon? Yung BLOWPWOOT guys. Tapos na tayo doon and yeah, papakita ko na sa inyo yung kinalabasan. Ito na yung timeline na kung saan ko ine-edit yung BLOWPWOOT. It turns out naman na okay rin siya. Napakalupit niya, napakalupit ng pag-edit ko para sa akin. Oks na siya. Wala lang, para sa akin lang guys. Siguro, nakailang oras ba ako nito sa pag-edit nito? Nakalimutan ko na. Tumigil ako sa pag-edit para matulog then boom, ngayon lang ako naka-edit, then natapos ko na, and yeah, it's great. Kung makita nyo nga naman dito is ang dami kong mga clips na pigkat dito, it's worth it naman, promise yan, kahit ano pa mang pagod mo sa isang bagay, pag na-achieve mo yung gusto mong i-achieve, mawawala yung pagod mo, like, sabihin na natin guys na kahit 10 oras ka na nag-edit ng isang video, and pagkatapos mo yan or pag napaganda mo yan, is mawawala yung pagod mo, para sa akin lang yun ha, hindi ko alam sa inyo kung ganun rin ba kayo pagkatapos nyo na yung ine-edit nyo. So sa layer 4 nga pala is dito ko linagay yung subtitle yan. Anong kulay nga nito? Basta itong ganitong kulay na ito. Dito naman sa layer 6 to layer 7 is nandito na yung mga background music kong linagay. Or kumbaga A6 or A7 ibig sabihin yan audio 6, audio 7. And ito namang V2, V3, V4 ibig sabihin yan video 2, video 3, video 4. Alam nyo naman siguro yan. It's common sense na. Dito sa A3 to A5 dito ko linagay yung mga sound effects nitong video clips na ito. It's worth it naman i-edit tong video na ito dahil syempre una sa lahat tapos na ako, wala na yung stress ko and ito pa yung pinaka-importante sa lahat, dagdag pa sa sahod ko, o diba? Diba Kuya King? Na-render ko na itong video na ito and hinihintay ko na lang tumatapos din kukunin ko yung link nitong video file na in-upload ko sa Google Drive and isa-send ko siya sa Messenger ni Kuya King FB nyo. Yan, tamang hintay lang ako dito. As always, pag nag-e-edit ako, yeah, ano bang ginagawa ko? Bang naghihintay ako? Syempre, youtube.com. Papatugtog ako dito like itong Juice WRLD na ito.
Pipindutin ko 'yan, then boom, tamang sound trip lang ako. Ganun lang ginagawa ko. Basta yun guys, wala lang, share ko lang. Kung nagiging nga pala kay guys ng tips sa akin sa pag-edit, well ito, practicein nyo guys yung sa pag-trim ng isang video. Mapa-mobile ka man or mapa-PC or laptop, pag mag-edit ka, practicein mo yung pagka-cut ng video or pag-trim ng isang video para mapaganda yung video mo, paglalagyan mo na siya ng background music or video effects or sound effects or something like that. Ititrim nyo lang doon is yung mga dead air and yung mga nonsense na pinagsasabi-sabi nyo or iba pa na nabulol kayo. It depends sa paano nyo ipapaganda yung video nyo. Basta yun, focus muna kayo sa pag-trim. And then pangalawa naman is background music. Dapat tamang-tama yung background music na ilalagay nyo sa video nyo. Kunwari, pag horror game yung lalaruin nyo, dapat pang-horror rin yung background music nun. Pag bakbakan naman yung laro nyo, dapat pang-bakbakan rin yung background music nyo. Pasensya na kung hindi ako masyadong magaling magturo. Basta yun lang yung matuturo ko sa inyo. Trim and background music. Pag-practice nyo yan guys. Para lang yun guys sa mga nagbibigin pa sa pag-i-edit. So that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng ating napakalupit na video. Kung nag-enjoy nga naman kayo, syempre huwag na huwag nyo kakalimutan na mag-subscribe at click yung notification bell para ma-notify kayo sa aking every na malulupit na upload. At pag nagawa nyo na yun, please click the like button. Salamat. I love you guys. Sana may natutunan kayo sa panonood na itong video na ito. Kung wala naman kayo natutunan, pasensya na. Goodbye and peace y'all. Goodbye. Peace out.